Tatlong N. Nagmahal, nagtiwala, niloko. Ganyan po ang sinapit ng isang OFW sa kanyang boyfriend pagkatapos niyang gastusan ng kanilang dream house. Iniwan siya. Sakit po, Kuya Eddie. Makakausap po natin ang nagreklamong si Ma'am Evelyn Antoniano. Miss Evelyn, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Idol Rafi. Saan po kayo ngayon, Ma'am Evelyn? Andito po sa Amida Sirit, Jerusalem, Israel. Okay, OFW po si Madam. So, Ma'am, pinaasa po kayo ni lalaki hanggang sa bumili kayo ng dream house ninyo para sa future ninyo, and then biglang kumala si lalaki. Ano pong dahilan, Ma'am? Nagbago lahat sa ito nung dumating na yung babae na yan na ex niya. Nagkaroon siya ng ex? Yung ex niya, nagbalikan sila. Nagbalikan sila na hindi ko alam. Kaya pala siya ang idol na nagsasabi sa akin na maapoy, kung hindi tayo magkatuloyan, ipapatulpo mo ba ako? Ilang beses na yan na sinasabi sa akin, idol. Tapos nag-isip ako, idol, na baka naman ay may iba na ibibigay yung ate niya sa Amerika na matanda para siya ay maka-isti. Kaya sabi ko, kung lulukuhin mo lang naman ako, kung magkanon ka ng iba, ibalik mo na lang sa akin yung lahat ng gastos ko dito sa bahay. Bigyan naman kita ng kalayaan, sabi ko, idol. Okay. Tapos nung October 17, sabi niya, manghingi lang ako sa iyo ng privacy. Gusto ko ng privacy. Gusto ko munang mapag-isa, sabi niya. Di sabi ko naman, kung ganun pala, na ako mag-call off tayo, hindi maghiwalay na lang tayo. Pero ibalik mo sa akin yung pera na gastos ko na involved sa bahay. Ang sabi naman niya, idol, nag-usap na kami ni Manang na babayaran daw ka namin, datadatahan, 10,000 every month. Sabi ko, okay. Sabi niya, uumpisahan siguro namin ngayong sunod na buwan. Sabi niya, idol, wala idol, walang binigay sa akin. Okay. Ma'am, from time to time, ako po'y sisingit. Ano po? Para medyo mapabilis tayo. Okay, idol. Gano'n po katagal ang inyong pong relationship bago mangyaring lahat na ito? Nagkaroon kami ng relasyon, idol, noong August 19, 2017. So 3 years po. Alright. So sa 3 years na relationship po ninyo, nagplano na po kayo magpakasal. Kaya nga po, nag-invest na po kayo sa isang house and lot. Tama? Kaninong idea po yun, yung bibili kayo ng house and lot? Sino pong may gusto noon? Hindi, idol. Yung nangyari kasi, idol, sabi niya, natatakot na daw siya sa luma nilang bahay. Dahil okay, ma'am, pakisagot lang po yung tanong ko, ma'am. Kaninong idea po yun na kailangan bumili tayo ng bahay para sa ating future? Sa inyo po o sa kanya? Sa aming dalawa, napagkasunduan namin, idol. Kaya nga po, pero sino pong unang nag-open up? Ako, idol. Kasi naawa ako sa kanya, idol, kasi ang akala ko naman, idol, na siya na talaga ang matuluyan ko, idol. Kasi sabi ko sa kanya, tanggap mo ba yung limang anak ko? Tanggap mo ba ako? Oo, gusto ko nang mapalagay. Gusto ko nang magkaroon ng sariling pamilya. Alright. Gusto ko nang tahimik so, na so, buhay. So, ma'am, okay, sige. Kayo po ang nag-offer noon. Now, bukod pa dyan, kayo ho ba ay nagbibigay ng pera sa kanya, nagre-regalo ng mga kung anong gamit, at kung nangyari yun, yung ba hinihingi niya o kayo po'y kusa nagbibigay noon sa kanya? Parang hinihingi din niya sa akin, idol, kasi lagi siya manghiram daw siya ng uto, hindi daw siya pinapahiram, sabi niya. Okay. Tapos sabi ko naman, sige, magagamit ko naman yan kasi pag emergency sa pamilya ko, madalas nangyari ito, hingi siya ng pera sa iyo, manghihiram, and then kayo naman po, bigay ng bigay. Okay. Oo, bigay ako ng bigay, idol, kasi mabait ako, idol, eh. Sobrang siyempre, bait, idol. I know. Kaya nga pinagsasamantala niya po yung inyong kabaitan. Kausapin na po natin ngayon si Milo Pelicano. Magandang umaga po, Sir Milo. Sir Milo. Mr. Pelicano, Sir. Idol. Sir, anong nangyari sa inyo ni ma'am?
gusto niya kasi ay doon lang magbalik lang kami. Kaya iniipit niya ako. Kaya nga po, ba't kayo nagkahiwalay? Ay, siya nagkipaghiwalay sa akin, idol. Kung siya pong nagkipaghiwalay, bakit siya tumatawag sa amin? Bakit siya lumalapit sa amin? Kayo ata nagpaghiwalay, sir, eh. Hindi, siya idol. Siya nagkipaghiwalay sa akin, kaya, ano, kaya ang sabi, tinutunan ko lang lahat. Sir, sir, idol. Kayo na pong nagkipaghiwalay sa kanya dahil nakipagbalikan kayo sa inyong ex. Siya nakipagliwala sa idol, sa akin. Okay. Ma'am, kayo na po nakipaghiwalay, yes, kay sir? Ako ang nakipaghiwalay, sir. Bakit, sir? Ang sabi niya sa akin, gusto ko ng privacy. Call off mo na tayo. Ano yung call off, idol? Ah, siya po nag-request ng mag-cool off muna kayo. Gusto niya ng privacy, idol. Okay. Oo, alam naman niya, Sir Milo, Sir Milo, bakit po kayo humiling ng cool off kay ma'am? Hindi, siya nag-umpisa, idol, eh, na mag-iwalay kami, eh. Sabi ko, kulog lang muna tayo kasi... Hindi nga, sir, pakisagot lang, sir. Bakit kayo po ang nag-request ng cool-off muna kayo ni Ma'am Evelyn? Hindi, ang una kasi, idol, sabi niya sa akin, ano, mag-ipag-iwalay. O, sige. Tapos, gusto niya mag-ibalik ka sa akin. Sabi ko, okay, kulog lang muna tayo. Ma, sir, para hindi tayo magkalituhan. Sir... kaya nagsabi si ma'am na gusto niya maghiwalay kayo dahil humingi ka ng cool off. Ibig sabihin, bigyan ka rin ng space. Privacy. So, ngayon, itong si ma'am, o privacy, eh sabi niya, sige, kung ganun rin lang, eh, wala muna tayo. Sir, totoo ba siya nagkipagbalikan ka sa yung ex? Wala, hindi ka nagbalikan, ano, idol? Walang magnanakaw, idol, na magsasabi ng totoo. Sabi-sabi lang yan sa mga, ano yan, mga tauhan niya, mga alipuhit niya dito. Paano nagsabi na sinasakay-sakay mo sa motor yung babae? December hanggang January, nag-post ako, Milo, nag-post ako, Kuya Milo, sa Facebook. Anong hindi ko alam? Alam ng buong malho. O alam ng inupakan, nakikita kayo. Pati anak niya sinasakay. Ang panamukha mo? Ako naluloko mo, putang ina mo? Op! Op. Ma'am, ma'am, pasensya na ma'am, pero ito po yung... Ma'am, sasabihin ko sa inyo, pag kayo po'y naging emotional, wag ho kayong magmura. Okay? Please. Please. Okay. Now, okay, ma'am, hindi pa pala kayo nakita ni sir doon sa, sabi mo, 2017 hanggang 2018. Hindi pa kayo nakita in person. Hindi pa, idol. So, long distance relationship. And yet, ma'am, sandali lang. And yet, kayo po'y bigay ng bigay sa kanya ng pera, regalo, hanggang sa nag-invest pa kayo sa house and lot. Why did you do that? Hindi ko binigyan siya ng regalo, idol. Hindi, kasi nabanggit mo pera, motor. So, kumbaga ma'am, pinaghihirapan mo yung pera dyan, pinagpapawisan mo. Alam ko po, yung buhay ng OFW, napakahirap po. Magandang ang kita, pero mahirap, pinaghihirapan talaga. Bakit ma'am, napakaluwang niyong magbigay lang sa lalaking ito na hindi niyo iniisip, sana makita ko muna to bago ako magbigay. Sana... makausap ko muna to face to face, makasama ko muna to ng ilang panahon sa magitan ng pagde-date para malaman kung sino talaga siya before magbigay ng pera. Sa inyo agad, ma'am, bigay agad ng bigay. Bakit nyo ginawa yon? Nagtiwala ako, idol. Dahil ang sabi niya sa akin, idol, hindi daw niya ako lulukin. Iba daw siya sa mga lalaki. Okay. Sabi niya. So nangako siya. Ano po yung mga pinangako niya sa inyo? Ano yung mga magkasawa kami, idol, na ano, na magkaroon siya ng sariling pamilya. Okay, so na kami na nga. So he promised you marriage. At alam niya po, magpapakasal kami. Naging honest ka sa kanya, meron kang limang anak. Tapos sabi niya, idol, no problem, kahit na may limang anak ka, pakakasalan kita. Opo, idol. Kaya doon ka ata nabihag niya. Sabi mo, ito na siguro yung hinihintay ko, tatanggapin ako for who I am, kaya bumuhos ka ng pera. Ayun. Mr. Pelicano. Idol. Mukhang mapagsamantala po kayo, sir. Mukhang scammer po ata kayo sa akin palagay, sir. Hindi naman siguro, idol. Ano lang? Hindi naman siguro. Hindi naman siguro, sir. Bakit? Sandali lang, ma'am. Hindi naman siguro. Bakit hindi naman siguro? Bakit yung hindi ka sure kung ikaw ba'y manluloko o hindi? Ano? Iba kasi bakit yung ugalan niya, idol?
Hindi ko na gusto yung ugali niya. Hindi mo na gusto yung ugali niya kasi nasamsam mo na yung mga pera niya. Parang gano'n ata. Palagay mo, sir. Hindi naman. Hindi naman siguro ay doon. Hindi naman siguro. Medyo-medyo lang. Medyo. Oh, medyo. Sabi ko na nga. At least umamin si sir. Now, sir, dahil dyan, eh, tama lang, sir, na pakibalik itong mga naibigay sa inyo ni ma'am. Kasi hindi ka naman pala seryoso sa kanya in the first place. Medyo-medyo lang pala. Sorry, ha. Tulad sinabi mo, medyo-medyo lang naman pala yung iyong pag-ibig sa kanya. Pakibalik na lang, sir. Binalik na yung ano, sir, yung mga ito dito. Ano pa? Binalik na. Binalik mo na lahat? Binalik na lahat. Kasi yung motor ko, binalik ko na rin. Motor, yung bahay? Dito. Dito yung bahay. Ibabalik mo rin yan, tama? Gastos ng bahay. Ah, gastos sa bahay. Babalik nyo rin po yon. Oo. Sir, mag-o ka na, sir, para matapos na tayo. Idol. Okay. So, ma'am, ibabalik na lahat-lahat. Okay na sa yon? Yes, Idol. Sana ay totoo, Idol. Hindi lang hanggang salita, ma'am, Idol. Ma'am, ma'am, we will, ma'am, ma'am, kumunta ka sa amin. Magtiwala ka sa amin, ma'am. Okay. Okay. We will do everything. Idol. Sa abot namin mga kaya na para matupad yung kanyang pangako. Okay sa inyo? Thank you, Idol. Okay, so hayaan nyo muna kaming gawin namin trabaho, saka na kayo magsalita later. So, gusto mo? Okay. Usap muna kayo last. I'll give you 1 minute para magpaalam kayo sa isa't isa. Idol. Sir. Pwede din na kami mag-usap niyan? Gusto mo kausap? Ayaw. Ayaw ko na mag-usap. Oh, sige. Ikaw ang ayaw o si ma'am ang ayaw? Sige, ma'am. Kausapin mo siya, ma'am. Sige na, 1 minute. Sige na, paalam ko na muna sa kanya. Ang kapal ng mukha mo, dahil lang sa babae na yan, dahil sa ex mo, nag-secret love kayong dalawa, alabas-pasok ka sa pamamahay niya, pinasakay-sakay mo sa motor, anong ginawa ko sa'yo? Anong ginawa ko sa'yo, Milo? Anong ginawang mali ko? Ano bang nagawa ko sa'yo? Ano ba? Sagutin mo ako! Wala, puro ano naman sa'yo, kakaka lang yan eh. Ano nga kaka? Alam mo naman, kumatino kang lalaki, nandito ako, nakipagkulog ka sa akin, tapos sinakay mo yung motor, yung babae sa motor mo, pati anak niya. Tama ba yun? Tama ba kayo yung asawa? Yung time na yun, hiwalay na tayo, di ba? O kaya nga, dahil nakipagkulog ka sa akin. O ano? Dahil na yan ang ginagawa mo, nakipagkulog ka sa akin, ganun dahil sa babaeng bulsik niya. Hiwalay na nga tayo, kahit anong gawin ko, hiwalay na tayo. Oo nga! Oo nga, dahil ako'y niloloko mo. Pagkatapos magkaroon ka ng magandang bahay, ako nga, walang bahay. Inuuna ko dahil akala ko ito ang mapangasawa ko. Kapitbahay kita? Kapitbarangay kita? Ganun ang ginagawa mo sa akin? Hindi ko inaakala na ganun ang gagawin niyo sa akin. Hindi ko inaakala yan. Okay, time's up. Ma'am, ito po'y para sa kapakanan na rin po ng mga OFW tulad ninyo. Ano po yung natutunan niyo dito na aral? Ako'y, ano na sir, yung wala na yung tiwala, sir. Hindi na ako nagtitiwala ng lalaki. Okay. Hindi, bukod pa dyan na hindi ka nagtitiwala sa lalaki. Well, hindi mo naman kailangan gawin yan. Hindi ka dapat, excuse me. Ma'am, hindi ka dapat maging man-hater just because of that. Hindi naman kasi lahat ng lalaki katulad nitong si Milo. Ang ibig ko sabihin, anong natutunan mo dito na aral bukod sa huwag magtiwala sa mga lalaki? Ano pa, ma'am? Bilang isang OFW, para naman yung mga nanonood natin mga OFW, meron silang matututunan dito. Sasabihin mo. Hindi na magpapaloko na hindi mo pa na-meet, hindi mo pa nakasama. Yun lang, Idol. Hindi pa nakasama, hindi ka muna magbibigay ng pera. Very good. Not involved the money. Very good. Involved money. I'll give you A+ for that. On top of that, idadagdag niyo po, ma'am, dito na pinaghirapan niyo po yung pera dyan. Now, kung talagang gusto mo po maglabas ng pera, gusto mong gastusin yung pera mo dahil wala lang, gusto mo eh, dahil pinaghirapan mo naman yan. Imbis ang mga lalaki, pibigay mo na lang po sa mga kamag-anak, nanay, tatay, kapatid, tito, tita, kaysa sa mga lalaking tulad ni Milo, na ang reason lang talaga ng pakikipag-relasyon sa'yo ay because of, dahil sa, ma'am. Umangat sa buhay. Ha? Para? Mapagsamantala. Umangat sa buhay, Idol. Exactly. At sila ay naghuhukay ng? Ano yung hinuhukay nila?
Nang kaya mo, idol. Hindi. Hindi, yung suit mo, ano yan? Anong klase yan? Suit mo, Quintas? Gold. Gold. Oh, sila ay mga gold digger. Exactly. So, kasi ang lingid sa kalaman ng marami, akala nila mga gold digger, mga babae lamang. Hindi po. Napakarami po mga gold digger na mga lalaki. Ingat po kay mga OFW na ang kanilang target, ito mga gold digger na nandito sa Pilipinas, ay mga OFW. So, ingat mga OFW. Okay? Oh. Sige, ma'am. Gagawin namin lahat na para mabawi yung mga gusto niyo pong mabawi dito kay Sir Milo. Okay? Naaminado naman siyang medyo gold digger daw siya ng konti. Mr. Gold Digger. Sir Milo. Milo. Ay, Adol. Sir. Joke lang yun, sir. So, sir, ha? Yung pag-uusap natin, ibabalik niyo na po, sir, ha? Yung mga gamit. Kami na po ang gagawin na para. Ay, ito na sir. Ito na sa kanya nila. Binalik ko na. Ah, hindi, meron para po yung mga iba na hindi pa nabalik. Kaya lang, sir. Pag-usapan po natin off-air, sir, kung ano pa yung mga bagay nila pabalik para maibalik na. Wala na, lahat na. Kasi mo ito mga binigay na namin eh. Meron pa ata mga pera? Yung pera lang, sir. Magkano yung po yung pera? Yung pera lang, sir, talaga. Magkano, ma'am? Ay, almost 800, idol. 800,000? Oh, ang laki naman na. Oo, 800,000. Ba't kasi nabigyan ng pagkalaki-laki 800,000? Nandito sa akin ang resibo, idol. Ay, sir, saan napunta yung 800,000? Laki na mo na. Mga magkano sa tansya oh, mo? Eh. Sir, magkano sa tansya mo? Hindi. Kasi sir, patam. Kaya nga sir, kung hindi 800,000, sir, mga magkano? Gusto ko manggaling sa'yo yung amount. Bigyan ko ng refund on idol. Bigyan ko siya ng refund isa uli agad-agad. Ano pa? Oh. Okay, ganito na lang po ma'am para matapos na to. Ma'am, hindi ko sisingilin si sir up to the last centavo kasi binigay mo naman yon, di ba? Para naman maging aral to sa lahat na this time, huwag kayong magpadalos-dalos, bigay ng bigay. Kasi ang iba, iniisip, pasensya na, okay lang, magbigay ko ng bigay sa boyfriend ko o sa girlfriend ko. Total, kapag ako'y niloko, babawiin ko yan, pupunta ako sa Idol in Action o sa Wanted sa radio. And I don't want that to happen anymore. So ma'am, susubukan namin singilin yung kayang singilin. Hindi yung up to the last centavo. No way. Okay, ma'am? Para okay, this will serve as an experience, as a lesson to you at sa iba pang mga babae na gagawa ng ganito na huwag na ulitin. At huwag na mapunta sa ganitong sitwasyon. Okay, ma'am? Salamat po, ma'am. Okay, sir. Salamat po, Sir Milo. Tatawag namin kayo ulit, Sir Milo. Ah, sige. Magandang umaga po, Sir Milo.